Isang mapagpalang araw sa sangkatauhan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Katulad po ng sabi ko, nung nakaraang vlog ay aking magawa ng tungkol sa pagmimente na nitong Coco Bonsai para do sa mga nakabili o do sa mga nagmayari nito na nakabili kung saan at gustong malaman kung paanong mamintay na yung kanyang dahon na maliit ay ito gumawa ako ng kaunting video para ma-share sa inyo yung aking natutunan. At bago tayo magsimula ay meron lang akong gustong iparating kung ito'y makakarating sa pamilya nung yung viral ngayon sa social media yung mag-ina na binaril ng pulis. Ay ako'y nakikiramay doon sa pamilya ng Gregorio dahil sobrang brutal ng pagkadali naman ng walang yang demonyong pulis na yun. Ay grabe ang pagka ganito nang nangyayari sa mga hindi naman talaga lahat ng pulis ay ganun ang ugali. Marami rin naman pulis na mabait, matitino. At sa ngayon ay meron na rin akong pamangkin na pulis. Sana naman ay hindi magbago ang kanyang ugali. Maging mapagbaba siya. Maging mapagmataas. Maging may respeto sa kapwa. Sa mga professional naman yung mga pulis, hindi naman magiging pulis yan kung hindi nakapasayan sa mga neuro o kung ano mga educational. Meron lang talagang sadyang ang utak ay at ako'y bilang isang ordinaryong rin dito sa sangkatauhan. Ay naka-experience na rin ako ng ugali ng pulis baga. Pero hindi naman physical na kundi nakita ko lang yung sa harap-harapan ko yung kabastusan din ng pulis. Taga rito pa yun sa atin. Napinto ko lang ng kaunti. Ako'y naimbitahan baga. Ay ganito yun naimbitahan ako ng isang kasama ko sa pamamasada dati na may birthday yung anak ay palagi akong inaimbita noon. Siyempre kahit pa paano naman maganda-ganda rin tayo magkasama dito. Sa madalit sabi, nagpunta ako doon maaga pa siguro pagkayari ng pagtinda namin pabilis-bilisan ko na kakahiyaan naman doon sa akuan. Ngayon kami nagainom na doon sa kanila. Ay alam nga naman doon sa iba. Ay doon nga yung nga nag-imbita. Aba, may dumating ay dalawang pulis na kamotor. Pas-pas na, sabay tigil doon sa tagiliran namin. Nakasang ilaw. Sabay busina ng walang tanggalan yung daliri doon sa buto ng busina. At habang-habang ng busina, bungog. Bastos nitong hayop na ito sa isip-isip ko. Sabi ko, anong klaseng tao ito, pusa na ito, pati ganito. Maya-maya bumaba, yung isa naman, yung isang pulis din, nadula sa kanyang upuan ng motor at palibas siguro, hindi na ng kaya. Pagbaba niya, yung tiyuhin, nakanta sa video, kit mahilig kumanta yun, talaga namang yun ang talagang gustong-gusto nun, may video. Nakanta nga, hindi pa nangangalahati yung kanya'y dinamba ng pulis yun. Yung ng video, okay? Yung pindutan? Oh, di patay nga yun si ganda ni Rian. May gustong kwan dyan. I-subscribe muna. Adi, baguhin muna natin. Adi, galit nung nakanta ni Joey.
sa napabulong din akong bastos talaga itong walang yan ito. Ay naman naka-civilian na, naka-sando pa, naka-short. Pero kita mo yung baril nasa ano. Maya-maya, yung isang namang kapatid, eh, mahilig din kumanta yun. Parang ang pangit ng bukuan dahil ubod, kailangan na yata. Baka naman, yung may mga kwanja, may mga may-ari na. Ay di ganun rin, nakanta yung isa. Di ng baril. Nagapak na yung kiwan. Ay kung awa ko sa may-ari ng video, okay na yun. Bo, talagang lagapak na, di patay. Ay, discussion na siya na. Aba, bumunot ang baril. Bumunot ang... Hindi naman ito yung tinutok sa kwat. Hindi binunot lang. Sabay-sabing, tama na. Sabi ko, walang yan tayo. Napakabastos itong walang yan ito. Wala nang respeto doon sa tiyuhin. Wala nang respeto doon sa may bahay nung pinapagin man namin. Pinsan din naman niya yun. Tapos sa amin na bago-bago lang doon nagkakuan ay wala isang pasintabi na ayun ang isang nakakangit-ngit na ugali din ng pulis na nakilala ko. Hindi naman marami din dito ng pulis sa luma sa dito sa baryo namin. Pero hindi naman ganun naman siguro. May iba pa rin mayayabang pa rin pag nakakainom. Wala akong kasaysampalataya sa ganung klaseng pulis. Kaya pa nakikita ko yun at ako yung nanunumbalik yung mga ay men misa nga nasabihan pa ako ng isang pulis sa bayan ay, magpulis ka muna ayun ay, magkasimula na ako din pasensya na kayo doon sa may mga ari ng bunsay na nanonood ako siguro yaman tabil pala nung walang yan yun Eriko ang gusto kong ipakita sa inyo bago ang lahat na kailangan ninyong tanggalin. Nasaan ba kayong kwan? Ay itong mga nakabalot na yan, yung coconut kung tawagin. Yan. Yan yung coconut. Na kailangan po yan ay ahiwain po niyo dyan sa gilid. Yan o. Oh. Ahiwain po niyo yan dyan sa gilid. Pero kung mahihila na yan yung pababa, ay kailangan po siya matanggal. Para ano ayun o papakita ko sa inyo kung paano paghiwa yan po ma kailangan ay meron din kayong gamit na ganito o bumili kayo sa hospital yung sa drugstore nung scalpel o kaya order kayo sa Lazada nung ano nga yung tawag dun. Basta mag-search kayo sa Lazada, yung ano tawag ko ganun. Yung pang-ukit na mga ganitong isenset, maraming klase na mga talim. Yung isa yan, nakutol na o. Ganery yun o. Mas magandang gamitin yung matutulis para madali siyang mahiwa. Ayan po ang gagawin natin o. Kung pasensya na kayo sa video, talagang mahinang klase lang yung aking ginagamit na cellphone. Ay, kung sino gusto mag-sponsor sa akin ng maganda cellphone. Kanina pa pala nga, ay ako may video na. Nakagawa na ako nung ganito. Aba, ay nung nireview ko, ay bakit yan ay nakatiwarik ang video. Ay nakalinis na ako ng dalawa. Ay sabi ko doon sa anak ko, hindi kayo bakit i-repeat? Bakit kayo nakabaligtad yung kuha ng kwan? Ipalibase, hindi man ako marunong mag-edit. Ito namang aking video, laging walang edit-edit na yan. Totoo yan, real yan. Wala nga ni mga pasakal yun, mga patugtugtugtug pa. Yun, yung po ang atanggalin para siya yung dahon ay hindi na siya lumaki. Dahil pag yan ito, palaging nakabalot sa kanya yung ganyan yung nakabalot sa kanya ng ganyan ayan po yung mahaba itong dahon na ito ay hindi man mahiga ng nakaganyan hindi man mabibindbaga patuloy lang siyang mahaba ng patuwid kaya dapat natatanggal na agad siya ng ganyan medyo kailangan pag magawa pa yun ng ganito ay medyo relax ang iyong utak
huwag mainit ang ulo. Kaya kailangan dito sa pagganito ay meron kang mahabang pasensya, may panahon ka kahit sandali. Dahil yan naman po, hindi man araw-araw mong agawin. Basta may makita lang kung yung ganyan na kukunit at nakikita ninyo natasin yung dahon, edi ganun. Ito'y bago-bago ko lang po nilagay dito sa plastic. Saka ako na lang yung alagay sa ano. Ay, kaya sabi ko, kapag bumili kayo ng ganito o kaya gusto ninyo mag-alaga ng ganito, ay yun po'y may kaakibat na kaunting responsibilidad. Dahil yan naman po'y maaaring mamatay. Dapat po ito'y palaging nadidiligan. Kahit pa paano nasisikata ng araw, kahit pa, ay, pa mga ilang minuto. Huwag pong alagay sa looban ng bahay at din ako, mamamatay yan. Kailangan din niya ng oxygen at ng carbon dioxide. Tama ba guys? Ayan o, meron pa po din eh. Ay, bago ang lahat, shoutout mo muna kay Paring Joe. Pare, salamat sa ano mo, sa pag-subscribe sa akin. Kumusta na lang sa inaanak ko? Medyo matanda na yung ninong niya yun. Pero medyo... kay Clinton Salvacion. Lapit na lapit ko, magpa-shoutout ka pa. At sa mga kababayan natin, kababaryo, kamag-anak na nasa malayong lugar, sa ibang bansa, sa ibang probinsya na naghahanap buhay, sana ay maging maayos kayo diyan. At lalo na dun sa mga tiyuhin ko kay Tiyo Eric at Tiyo Amor, dun may balita ko yung mga ano ng COVID doon sa kanila sa Italy. Eh, mag-iingat kayo dyan. Ano na lang kayo ng asin. Malago kayo ng isang basong tubig na may asin. Kayo, mag-iingat yung mga kababayan din na natin nasa Middle East, sa Saudi, saan mga lugar sa Middle East. Medyo malamig na ngayon ang panahon dyan at huwag nang medyo nang galing din dyan nung nakaraang taon na matagal-tagal na rin naman. Kaya yung panganib pala, yung may nauso ngayon sa mga video na niya, isa na Eugene at si Bikatska, yung LDR na inasabi, long distance relations, naranasan ko rin yung LDR na yun, mas grabe pang hinagpis at sama ng loob ang dinanas ng YouTube. Doon sa LDR na kung ano yan, wala namang salitang LDR nun, kundi malayong. Ako yung nag-video kanina, na-review ko, na yung asawa ko, bakit daw kinag-video pa? Ay, nung na-review ko, ay, ba't baligtan? Tiwarik ang video. Ay, di, inulit ko ngayon. Parin yung pakita ka naman din. Para makita ng sambayanan yung aking may bahay. Tin mo naman yung aking may bahay na kami nag-LDR din yan. O, yan o. Long distance kundin kami yan. Pakita ko sa inyo soon. Magagawa ako ng vlog nun. Pakita ko sa inyo yung mga voice tape ko, yung mga sulat, mga cards, pictures. Nung kami siya yung nasa Hong Kong, ako yung nasa Saudi. Yan. Kasunod agawan ko yun. Yung dapat ay mayroong mga editor at yung para medyo may buhay baga. Pangit yung agad yung kundin ko lang yung sulat, agad yung kula yung picture, agad yung pangit. Maganda yung nag-under yung parang may pelikula baga. Eh, wala naman akong editor. Wow. Pero mayroon pa din yung isa. Ay, shoutout din pala nga sa mga Indonesian vlogger na nanagawa nito ng Coco Bonsai. At sa mga local na yung mga kababayan natin ng Pilipino na nagawa din mga ganito, yung mga Shibuya Bonsai, yung Inato Bonsai. Marami akong nakita nagabonsai ng nyug. Ay galingan din natin, asabayan din natin yung Indonesia para hindi na tayo nakuha sa kanila ng kung paano ano. Ito pa yung pan. Ay sa sunod, magawa din ako nung video tungkol sa pagsimula, yung paglulupas ng nyog, yung paano pagpapakinis, dahil maraming nagtatanong sa akin, paano po yung ginawa yan?
paano ginawa yan? Eh, hindi ko naman ma-explain agad sa kanila ng ganun. Dapat merong demo para malinaw. May video para paulit-ulit nilang kung gusto nilang